marunong sa'yo. You are fired! Pinalala mo yung sitwasyon. Ang hirap kasi sa'yo eh. Lahat akala mo laro-laro lang. Ngayong nakita na kita, Jenny, hindi na ako papayag na magkahiwalay pa tayo ulit. Since si Christine ang basta-basta, para lang ibalik si Jenny. Nandun na tayo, di ba? Makikipag-date ka kasama ni Mr. Lee. Pumayag ka naman ah! Sana kung naglalandi ka, yung meron naman tayong pakinabang, ha? Si Andrew to. Pwede ba tigilan mo na ako? Kahit galit ka sa akin, nandito lang ako para sa'yo. Ang dyan ka lang palang leching babae ka. Ano ba? Ha? Ano ba pa nangyayari dito? Salamat po sa pagtatanggol niyo sa akin kanina. Ang nangyari sa'yo dahil sa kagagahan mo? Alis na muna po ako dito. Maghahanap po ako ng trabaho. Malimpake ka na bago ka paabutan ng kapatid mo. Nay! Grabe naman talaga yung kuya mo. Ay, tara nga, doon tayo. Anong akala niya sa'yo, punching bag? Tapos siya, Manny Pacquiao? Kakaloka siya. Ay, kaya nga, umalis muna ako sa bahay. Eh, paano yan? Saan matutuloy niya yun? Maylin, kakapalan ko na yung mukha ko sa'yo. Pwede ba akong tumira sa bahay niyo? Ako, Jenny. Pasensya na. Alam mo naman, best friend kita. Kaya lang, kung pwede lang talaga eh. Medyo full house kami ngayon. Sorry talaga. Ako, ayos lang. Eh, paano yan? Saan ka tutuloy ngayon? Eh, dito ka na lang kaya muna sa resort. Hindi naman ako pwedeng tumira dito eh. Hindi naman ako empleyado. Ano ka ba? Kayang-kayang gawa ng paraan ni Sir Andrew yan. Tsaka hindi ka tatanggihan nun. Ba, tutulungan ka nun. Siguradong masaya pa yun kung dito ka titira. Ito lang ang gusto ko malaman mo. Na kahit galit ka sa akin, nandito lang ako para sa'yo. Kung kailangan mong tulong ko, pwede mo akong lapitan. Okay? Nakausap nga ako malamang amin mo. Pumayag na siya na dito ka daw magtrabaho. Actually, natuwa nga yata siya na nagkaroon ka ng interest dito, kahit papaano. Sabi ko naman sa'yo eh. O nga pala, binirin niya sa akin na kung may kailangan ka, sabihin mo lang sa akin, or kung may kailangan kang malaman. Kailangan ko ng sariling opisina. Opisina ko? Sa'yo na. Okay. Medyo maliit yun, pero pwede ko na sigurong pagtsagaan. At oo nga pala, kailangan ko rin ng kopya ng rules and regulation ng resort. Okay. Padala ko sa opisina ko na opisina mo na ngayon. Isa pa. Gusto ko rin nga palang i-rehire si Jenny Cruz. Jenny? Jenny, ano ginagawa mo dito? Nakwento ko kasi kay nanay na nandito ka na. Kaya sabi niya sa akin, puntahan daw kita. Pwede ba akong tumira dito kahit ilang araw lang? Bakit ka nandito? Lumayas ka ba sa inyo? Pinaalis ka ba? Hindi. Hindi dapat ako. Talaga. Ito ka. Thinking more, it
Johnny, nasan ka na ba? Kanina pa ako naghihintay eh. Nasa baba ni airport shuttle. Baka malito ko niyan. Yumi, I'm sorry hindi kita mahatid sa airport ngayon. Ha? Bakit? May emergency ako dito sa bahay. Saka ako na lang ikikwento sa'yo. I'll just visit you in Manila one of these days, okay? Anong emergency? What's going on? Saka ako na lang ikikwento sa'yo, okay? I have to go. Tawagan mo na lang pag nasa Manila ka na. Okay, I'm sorry. Sisinungaling ka. Sino may gawa sa'yo nito? Kapatid mo ba? Kasalanan ko naman. Hindi kasi ako sumunod sa kanya. Kaya ito nangyari sa akin. Parati ba niya ginagawa sa'yo niya? Sinasaktan ko. Wala kasing trabaho si kuya eh. Kaya yung palaging tambay dun sa may tindahan, umiinom siya kasama yung barkada niya. Sorry kung nagsinungaling ako sa'yo. Gusto ko dito ka. Dito ka muna sa akin. Gusto ko kasama kita. Okay? Ako din gusto kita makasama. Kahit ilang araw lang. Hindi natin pwede i-rehire si Jenny. Well, tama at maayos ang pagtanggal sa kanya sa trabaho. Hindi ba tayo pwedeng gumawa ng tama at maayos na paraan para ibalik siya? Well, parang hindi yata magandang idea yun dahil sa nangyari sa kanila ni Christine, di ba? Kung binalik natin si Jenny dito, ganun na naman mangyari. Baka hindi na naman sila magkasundo. Alam mo, Raul, hindi naman problema yan eh. E di, ilipat natin ang ibang department si Christine. Ha? Eh, ilang taon ang manager ng housekeeping si Christine? Raul, ako na ang bagong manager dito ngayon. Okay? Pero, I'm sure, magagawan mo ng paraan, mahahanapan mo ng lugar sa ibang department si Christine. Bro, pero... Pare, ikaw na lang. Okay? Okay. You're the boss. Dino, nag-aalala naman ako kay na mami. Kasi siguradong malulungkot sila. Eh ikaw, di ka man na ba nag-aalala sa akin? Dino. Ah, ganun. Sige, first. Umamatay na lang ulit ako. Arte naman ito. Siyempre, nag-aalala ako. Ayoko nga mangyaring masama sa'yo eh. Ayoko rin nakikita ka nasasaktan. Mas lalong ayoko nakikita kang umiiyak. Sino na alagaan kita.
pero hindi ko siya natupad. Patawarin mo ako. Hayaan mo makabawi ako sa'yo. Ngayon na nandito na ako. Hindi na kita pababayaan. Kaalagaan na kita. Walang sino man ang pwede manakit sa'yo. Ako si Jojo. Sino nagtatanong? Ako. Ano ba problema mo? Sino ka ba? Ako si Johnny. Ginawa mo ulit sa kanya yan. Hindi lang yan aking tanong. Johnny? Johnny, dito ka pala. Si Johnny. Nakatulog kasi ako dito eh. Pagising ko, wala na siya eh. Dito ka pala natulog. Titira ako dito ng mga ilang araw lang. Johnny? Ito ba si Johnny? Johnny? Sino na pala? Nakatulog ako dito at pag-isip ko, wala ka niya. Oo nga. May mga kinailangan lang ako si Kasuel. Hindi na kita ginising yun ngayon. Hindi-hindi ng tulog mo eh. Magbihis ka. Ha? Grocery tayo. Grocery? Wala kasi yung pagkain dito eh. Sige, magpapalit lang ako. Sige, sige. Bro. Sabi ni Jenny sa akin, dito siya matutulog ng ilang araw daw. Yep. Alam ba ni Yumi tungkol dito? Hindi. Alam naman ngayon. Pinsa lang kami. Okay. Sabi mo eh. Okay na ba to? Ano nga palang sasabihin mo sa kanya tungkol sa pagtira ko sa'yo? Huwag mo nang problemahin yun. Ang alam nila, magpinsan tayo. Eh, kailan mo sasabihin sa kanila yung totoo? Eh, huwag mo natin problemahin yun. Mahabang paliwanag ang mo. Mas mabuti nang alam nila magpinsan tayo. Okay lang naman sa'yo, di ba? Tsaka ang mahalaga magkasama na tayo ngayon. Pag malaman nila, Mami, ako mas matutuwa yun. Eh, kailan ba yung uwi nila? Wala pang definite date eh, pero malapit na, malapit na. Mauuna na si Shirley. Kamusta na si Shirley? Shirley? Okay naman siya. Yung katatapos na ng MBA niya. MBA? Hmm. Ano yun?
Ah, MBA ano siya, Masters in Business Administration. Yun yung course na kukunin mo pagkatapos mo mag-college. Ang talino talaga ni Shirley, no? Parang nakadalawang college yata siya. Yan lang. Ikaw ba, anong course kinuha mo? High school lang natapos ko eh. Hindi ako nakapag-college. Pero okay lang naman sa akin yun. Alam mo, gusto ko to. Hi, Johnny. Oo naman. Yumi. Ayan, masarap yan. Alam mo, lahat kasi ng linuto ko dito, paboritong pagkain ni Johnny. Alam mo naman, di ba sabi nila, the best way to a man's heart is through his stomach. Alam mo, nag-aaral pa ako sa New York ng cooking lessons para lang kay Johnny. Hmm. Alam mo, Yumi, itong si Jenny, magaling din siya magluto. Ah, talaga? Nag-aaral ka rin ba? Hindi. Natutunan ko lang kay nanay. May karinderiya kasi kami. O nga pala, Yumi, ano ang balita dun sa ano mo, sa... nagtuturo sa'yo sa Bali? Nakontak mo na ba? Parang tagal ka na inaantay sa Manila na. Alam mo, babe, if they want me, they'll wait for me, di ba? Ngayon, ang gusto ko lang, I want to spend time with you. Oh, bakit hindi mo ginagalaw yung pagkain mo? Hindi mo ba nagustuhan? Titikman ko. Rapian? Busog kasi ako eh. Ang dami kasi namin kinain ni Jai na chichiri eh. Ako kasi. mabuti din alam mo si Johnny dito. Malapit lang ba yung bahay mo dito? Dito muna siya titira. Saan samantala? Here? With you? Pansamantala lang naman eh. May naging problema kasi sa bahay nila. Eh, wala naman siya ibang matutuluyan. So, dito na muna siya. Ah, hindi. Okay lang yun. At least, hindi ako mag-aalala na mag-isa siya dito. At least ngayon, diba, may magbabantay sa magiging asawa ko. Magiging asawa? Hindi pa ba nakwento ni Johnny sa'yo? Engaged na kami at malapit na kami ikasal. Ayan. Bakit mo sinabi sa akin agad na sa'yo pala nakatira si Jenny? Biglaan lang kasi. Tsaka wala man akong balak itago sa'yo. Bakit galit ka ba? Of course not. Bakit naman ako magalit sa'yo? Tsaka mabuti nga yun eh. At least ngayon, may nagbabantay sa'yo. Sure ako na hindi ka mang bababae. Bakit? Hindi naman talaga. Pareho ko na ano iniisip mo. Well, you can't blame me. Gwapo ka. Matalino. Mabait. Hindi malayo na may magkagusto sa'yo. Baka nga dyan sa school na pagtuturuan mo, lahat ng estudyante mo magkakrush sa'yo eh. Ako ba? Halos puro lalaki mga estudyante ko. Pati ba naman sila pagsisilosan mo? May klase ka ba bukas? Meron. Sayang. Yayain pa naman sana ka talo mabas. Oo. Oh, sayang. This weekend. This weekend? Ah, this weekend. Hindi, balo ko kasing linisin yung luma naming bahay this weekend. Eh di, sasamahan na lang kita. Tutulong kita maglinis. Talaga? Mm-hmm. You don't have to. But I want to. Tsaka diba nagpapagod shot ako sa parents mo? Bakit hindi natin isama si Andrew at si Jenny? Si Jenny? Why not? Diba? Sabi mo, dun siya nakatira sa inyo dati. So, I'm sure gusto niyong bumalik dun sa bahay niyo. O, sige. Oh, I mean, oo ba? Eh, tanongin ko siya kung gusto niya. Oo ba? Okay, sige. Ang ganda idea yan. You wanna go inside? Ah, hindi na. No? Okay lang. Nag-aantay rin siya si Jenny. Hinaantay ka ni Jenny umuwi? Hmm. No, I mean, siyempre kasi, you know, hindi ako komportable knowing that it is her first night doon. Di ba? Okay. Okay. Good night. Good night. Bye-bye. Good night.
Sige. Bye-bye. Bye. Ingat. Ano ginagawa mo dyan? Johnny, pasensya ka na. Kinuha ko to sa cabinet mo eh. Natutulog sana ako dito. Dito? Hindi, ako dito. Dito ako, ikaw. Doon ka sa taas. Doon ka sa kama. Ha? Sigurado ka, ayos ka lang dito? Oo naman. Ano ka ba? Wala na mga bata pa lang tayo, di ba? Parati ikaw na sa kama, nasa ako sa side natutulog. Johnny, masaya-saya ako. Bakit? Pakiramdam ko, bumalik ako sa pagkabata. Okay. Pero, hindi ka na gaya ng dati na uhugin, tsaka medyo pangit. Hindi, ibig sabihin mo, puti, mas maputi ka na ako. O, hindi ako uhugin at lalong hindi ako pangit, ha? Palibasa, marami nagkakagusto sa'yo nun eh. Tapos, ako yung nagiging tulay para magpapansin sila sa'yo. Yeah. Tapos lahat kaya sinusupladuhan mo. Alam mo, akala ko, ano? Magiging matandang binata ka. Adi. Pero nagkamali pala ako. Kakasal ka na. Alam mo, masaya ako para sa'yo. Kala mo, mabait si Yumi. Salamat. Sige, anik na ako sa taas. Sige. Good night. Good night. Good night. Alam mo, Johnny, sobrang saya ko. Nakakapag-good night na uli ako sa'yo. Ako rin dyan yung saya. Good night. During the Neolithic era, statuary, primarily statuettes, made a big comeback after being absent during the Mesolithic age. Now, its Neolithic image and theme dealt primarily on the female, which is the symbol of fertility or what we call the mother goddess imagery. Why? Well, possibly because agriculture was big during that time. So, any questions? Okay. Now, I want you to do a research, okay? Focus on the key characteristics of Neolithic art. Bakit? Malamang may test tayo. Alright, good luck guys. See you tomorrow. Hey. Sige. Sige. Johnny! Oh! Andrew! Ba't nandito ka? Wala naman. Dinadalo lang kita. Meron? Ano ba? Pare, kilala kita. Hindi ka pupunta dito kung wala kang kailangan. Ano ba yun? Johnny! Ilakad mo naman ako kay Jenny, oh. Naalala ko lang na hindi to kasi madalas nagahabulan ni Jenny. Eh, wala na akong ibang narinig sa'yo kung hindi Jenny eh. Sabihin mo nga sa akin totoo, sino ba talaga si Jenny sa buhay mo? Wala akong pakialam kahit sino pa man ang bakal mo. Isang araw, sisiguraduhin kong hindi ka na makakabalik. Akala ko kinausap mo si Ma'am Christine para makabalik ako dito. Yung pala nilipat mo ng bagong department. Jenny, ako ang boss dito. At kahit na anong gusto kong gawin, gagawin ko. Kung parating na lang ganito na dinidepensa ako maaksyon ko sa'yo, ayoko na.
A relationship is based on trust. Now, if you don't trust me, then we don't have a relationship. Ikaw ang gusto ko, Jenny. Gusto mo ipagsigawan ko pa sa kanilang lahat? Gusto ko si Jenny Cruz! Andrew, ano ba? Gusto ko siya! Andrew, tumigil ka na! Narinig mo ba